Marshall Peak, Kabanata 3129. Pananambang. Ilang dekada nang wala ang lalaking ito, paanong hindi nagkamali si Elder Sister Hua? Alam din ni Dong Suzo ang ugali ni Yang Kai. Ang dahilan kung bakit siya nagkagulo ay para lamang hilingin ang kapakanan ni Suyan. Inasahan na niya ang ugali ni Suyan. Hindi sa nag-iis na siya, ngunit bilang ina ni Yang Kai, kailangan niyang magpakita ng saloobin ng pakikipaglaban sa kawalan ng katarungan para kay Suyan. Bahagyang ngumiti si Suyan. Bagaman ang tatlong magkakapatid na babae at ako ay walang pakialam sa bagay na ito, Junior Brother, dapat mong malaman na hindi basta-basta babae ang maaaring makapasok sa Yang family. Siya ay dapat magkaroon ng malinis na background at maging mabait. Kung hindi, kung isasama mo siya sa Yang family, hindi mo matatamasa ang mga biyaya ng pamilya kundi magdudulot lang ng problema sa sarili mo. Hindi ka ba pumapayag, Junior Brother? Bigla siyang nakipag-usap sa isang nakatatandang kapatid na babae, kaya medyo hindi komportable si Yang Kai. Mabilis siyang tumango. Tama si Senior Sister, sinabi ni Suyan. Dahil nandito sina ama at ina, bakit hindi mo sabihin sa amin ang tungkol sa mga kapatid na babae sa Star Boundary para matulungan ka nina ama at ina na suriin sila? Sinabi ni Dong Suzo na may seryosong mukha. Oo, kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Huwag mo nang subukang itago, kung hindi, mamamatay ka sa isang pangit na kamatayan. Tinitigan din siya ni Fourth Master Yang mula sa gilid. Para siyang ini-interrogate ng tatlong judges. Nakaramdam si Yang Kai ng isang bundok ng pressure. Pinunasan niya ang pawis sa noo at itinaas ang isang daliri. Isa lang, hindi kasing dami ng iniisip mo. Isa lang, natigilan ang tato. Ang sagot na ito ay hindi inaasahan. Naisip nila na si Yang Kai ay nawala ng napakaraming taon, kaya dapat ay nagalit siya ng maraming babae. Sinong mag-aakala na isa lang ang meron siya? Halatang pidyol na pidyol siya. Napakabihirang para sa isang lalaki na maging ganito sa labas. Sabi ni Dong Suzo, anong klaseng tao siya? Sabihin mo sa amin. Sinabi ni Yang Kai, hindi siya tao, hindi tao. Nagliwanag ang mga mata ni Fourth Master Yang. Maaaring isa siyang halimaw. Sok sok sok, medyo mabigat ang lasa ng brat na ito. Ngunit muli, ang mga kababaihan ng lahi ng halimaw ay may ibang uri ng alindog kaysa sa mga kababaihan ng lahi ng tao. Nagseselos talaga ako, talagang swerte ang brat na ito sa mga babae. Hindi rin ito demonyo. Kumunot ang noo ni Dong Suzo. Hindi tao, hindi demonyo, maaaring espiritu ng halaman. Hinampas niya ang upuan. Bastos, paano siya nauuhaw? Bagamat posibleng magkaroon ng anyong tao ang espiritu ng halaman, paano ito maisasama sa tao? Mas mabuting maghanap na lang ng random na babaeng halimaw. Ito ay isang dragon. Inihanda ni Yang Kai ang kanyang sarili at sinabi. Natahimik ang silid sa ilang paghinga. Nagtatakang tanong ni Dong Suzo. Anong dragon? Ito ay isang dragon, literal. Paliwanag ni Yang Kai. Nang makitang tila hindi pa rin nila naiintindihan, nagpatuloy siya. May lahi ng dragon sa Star Boundary, ang pinuno ng ancient divine spirit sa ating mga sinaunang alamat. And, naaksidente ako sa isa sa mga batang babae ng dragon, at pagkatapos ay humihinga si Dong Suzo at ang kanyang asawa. Sa wakas ay naunawaan na nila ang ibig sabihin ni Yang Kai. Dragon. Ito ay talagang isang maalamat na pag-iral. Sa mga ancient divine spirits, naghari ang mga dragon at phoenix. Ngunit sa Star Boundary ngayon, ang napakalakas na lahi ay hindi makikita. Tanging sa mga sinaunang talaan lamang makikita ang isang maringgal na anyo. Nakuha ba talaga ng anak niya ang isang dragon girl? Hindi siya makapaniwala, nilunok ni Dong Suzo ang kanyang laway at sinabing, ang babaeng dragon na iyon. May pamilya ba siya? Sinabi ni Yang Kai, ang lahi ng dragon sa Star Boundary. Mayroong mga 20 sa kanila, at lahat sila ay nakatira sa isang lugar na tinatawag na Dragon Island. 20 lahi ng dragon, napatulala si Dong Suzo, ang isang lahi ng dragon ay mahirap isipin. Anong klaseng eksena kaya kung mahigit 20 sila ay magsama-sama? Medyo hindi kayang i-proseso ng isip niya ang lahat ng ito. Bumalik ka talaga ng buhay. Ang Fourth Master Yang ay basang-basa sa malamig na pawis. Napalaki niya si Yang Kai sa pagkamangha. Kahit na hindi niya alam kung anong uri ng pag-iral ang lahi ng dragon sa Star Boundary, at kung anong uri ng katayuan ang mayroon sila, tiyak na hindi ito mababa. Maaaring isa sila sa pinakamakapangyarihang lahi. Pinasukol ni Yang Kai ang isang dragon girl bilang isang hamak na tao, at hindi talaga siya namatay. Ito ay simpleng kapalaran na lumalaban sa langit. Ngumiti si Yang Kai at sinabing, mayroon pa akong kaunting autoridad sa Dragon Island. Ang lakas ay ang karapatang magsalita. Saglit na natahimik si Dong Suzo, pagkatapos ay biglang bamuka ang kanyang bibig at sinabing, kahit ano ang hitsura ng iyong dragon na babae,
Kung gusto niyang makapasok sa akin yung family, dapat niyang kilalanin si Soyan bilang mistress ng pamilya. Sinabi ni Soyan, "Ina, magkakasundo ang magkapatid. Walang hierarchy, lahat tayo ay isang pamilya." Umiling si Dong Suzo at sinabing, "Hindi pareho, hindi ito pareho. Dragon Girl siya, kailangan mo munang linawin sa kanya." Tumingin siya kay Yang Kai at sinabing, "Naiintindihan mo ba?" Paulit-ulit na tumanggaw si Yang Kai. "Naiintindihan ko, naiintindihan ko." At kung hindi siya pumayag, itinaas ni Yang Kai ang kanyang kamao at sinabing, "Pagkatapos ay bugbugin ko siya hanggang sa pumayag siya." Sinampal siya ni Dong Suzo. "Marunong ka ng manakit ng babae ngayon." Makalipas ang 10 araw, sa harap ng space array ng High Heaven Sect, nakatayo si Yang Kai na nakapikit, tahimik na inaalam ang sitwasyon. Sa nakalipas na 10 araw, sinasamahan niya ang kanyang mga magulang kasama si Soyan sa Jade Tree Peak. Matapos ang maraming taon ng pagtakbo sa labas, hindi niya natupad ang kanyang mga tungkulin bilang anak. Ngayong nakabalik na siya, natural na kailangan niyang bumawi. Kung hindi dahil sa pagudyok sa kanya ni Dong Suzo na umalis, mas nagtagal pa siya. Hindi sa ayaw ni Dong Suzo na manatili si Yang Kai dito ng mas matagal, ngunit ang sitwasyon sa Star Territory ay mapanlin lang, na may digmaan sa lahat ng dako. Hindi pabanggitin ang buhay at pagkamatay ng iba, walang kinalaman si Yang Kai sa kanila, ngunit si Shan Qing Luo at ang iba pa ay nasa kanikanilang stars pa rin, kaya paanong walang pakialam si Yang Kai. Ngayon, si Yang Kai ay itinaboy ni Dong Suzo, na nagsabi sa kanya na puntahan ang kanyang 3 asawa. Masayang sumang-ayon si Yang Kai, sa totoo lang, na-miss din niya si Zia Ning Chang at ang iba pa. Ang pangkalahatang sitwasyon sa Shadow Star ay naayos na. Ang mga mananalakay ay napawi na, na walang nakatakas kahit isa. Pagkatapos ng labanang ito, imposible para sa sino man sa Great Desolate Star na muling sumalakay bago sila magkaroon ng malinaw na pag-unawa sa sitwasyon sa Shadow Star. Higit pa rito, narito pa rin si Soyan, kaya kahit na subukang sumalakay muli ng mga dayuhang kaaway, hindi na sila makakabalik ng buhay. Nang umalis si Yang Kai sa Star Territory, nagayos siya ng hindi bababa sa 100 space array sa buong Star Territory, na nag-uugnay sa buong Star Territory, ngunit pagkatapos ng mahigit 1 dekada ng digmaan, marami sa mga space array na ito ang nawasak, at ang ilan ay kinuha ng cultivator sa Great Desolate Star. Naging sanhi ito ng mga dakilang puwersa sa Star Territory upang hindi mabilis at epektibong suportahan ang isa't isa at maaari lamang lumaban sa kanilang sarili. Kung hindi, hindi sila nasa ganoong pasibo na sitwasyon. Ang Space Array ng High Heaven Sect ay ang panimulang punto ng lahat ng Space Array sa Star Territory, kaya ito ang pinaka-target. Halos lahat ng mga transmission channel ng High Heaven Sect sa labas ng mundo ay nawasak o nasakop, na naging dahilan upang maputol ang koneksyon ng Shadowed Star sa labas ng mundo. Si Yang Kai ang nag-ayos ng Space Array, kaya natural na may karapatan siyang magdesisyon tungkol dito. Sa kanyang Divine Sense Surging at Space Principles pabago-bago, inilabas ni Yang Kai ang kanyang lakas. Bagamat ito ang teritoryo ng isang lower star, siya ang Shadowed Star Star Master, kaya sa Shadowed Star, magagamit niya ang kaunti ng kanyang lakas ng hindi nababahala na tanggihan ng World Principles. Maya-maya, iminulat niya ang kanyang mga mata at naramdaman niya ang isang space corridor na maaaring magamit upang maghatid ng mga tao. Isang grupo ng mga tao ang nakatayo sa dikalayuan at nakatingin sa kanya. Sinabi ni Yang Kai kay Soyan, "Senior sister, iiwan ko ito sa iyo." Tumanggaw si Soyan at sinabing, "Huwag kang mag-alala. Mayroon na siyang pundasyon ng Second Order Dao Source Realm Cultivator, at kahit na pinigilan niya ang kanyang cultivation, isang Third Order Origin King Cultivator ang tiyak na hindi niya kalaban. Sa kanyang pagbabantay sa Shadowed Star, walang dapat ikabahala. Bumalik ka agad." Nag-aatubili na sabi ni Dong Suzo. Tumanggaw si Yang Kai at huminga ng malalim. Habang umaangat ang World Principles, kumikislap ang Space Array at nawala ang kanyang figure. Sa isang dead star daan-daang milyong kilometro ang layo mula sa Shadowed Star, malalim sa ilalim ng lupa, sa isang minahan, biglang namulaklak ang isang Space Array na may mahinang liwanag. Ilang pares ng mga mata ang biglang bumukas sa tahimik na kadiliman at tumitig sa Space Array. Ang mga taong ito ay pawang mga master ng Origin King Realm mula sa Great Desolate Star Territory. Kanina pa sila naghihintay dito para tugisin ang cultivator na dinala mula sa Shadowed Star. Ilang beses na silang nagtagumpay noon, kaya kapag kinugkob ang Shadowed Star, natural silang magpapadala ng mga tao para maghatid ng balita. Gayunpaman, lahat sila ay pinatay dito at nakakuha ng ilang transmission token na espesyal na ginawa ni Yang Kai. Ang space array na inayos ni Yang Kai ay hindi na-access ng lahat. Kung nais ng isa na mag-teleport, kailangan nilang magkaroon ng transmission token na ginawa niya,
Kung hindi, sila ay itatapon lamang sa walang katapusang kawalan. Sa counting transmission token na ito, mas maginhawa para sa mga cultivator ng Great Desolation Starfield na maglakbay pabalik-balik. Maaari pa nga silang direktang mag-teleport sa High Heaven Sect, ngunit napakakaunting transmission token, kaya wala silang lakas ng loob na gawin iyon. Ang magagawa lang nila ay mag-iwan ng ilang transmission token at space arrays upang magpadala ng impormasyon na lubhang maginhawa. Gayunpaman, walang nakarating dito sa loob ng ilang taon. Malinaw, alam ng Shadowed Star na ang taong naghatid ng mensahe ay pinatay at hindi na gumawa ng anumang hindi kinakailangang pagtatangka, baka sinamantala sila ng kanilang kaaway. Ngayon pa lang, may nangahas na ulitin ang parehong pagkakamali. Sa dilim, ilang pares ng mga mata ang namumulaklak ng uhaw sa dugo na liwanag habang tahimik nilang pinipigilan ang kanilang mga aura at mabilis na pinalibutan ang space array mula sa lahat ng direksyon. Isang figure ang biglang lumitaw sa space array. Ito ay isang gwapong binata. Sa sandaling lumitaw ang kanyang anyo, limang itim na anino ang bumungad sa kanya na parang mga cheetah, bawat isa sa kanila ay puno ng nakamamatay na layunin at hindi pangkaraniwang paraan. Sa isang iglap, ang madilim na minahan ay naging kasing liwanag ng araw at ang enerhiya sa paligid ay naging magulo. Ang limang tao ay kalmado o nakangiti, nakatingin kay Yang Kai na parabang nakatingin sila sa isang patay na tao. Hindi dahil sa tiwala sila sa kanilang lakas, ngunit sa halip na silang lima ay mga First Order Origin Kings lang, wala kahit isang Second Order. Sa ganoong lineup, kahit na nags-anib puwersa sila para harapin ang Second Order, magiging mahirap, pabayaan ang Third Order. Ngunit gaano kalayo ang Shadowed Star dito? Sa ganoong malayo ang pagpapadala, sino man ay magkakaroon ng maikling panahon ng pagsasaayos, kahit na ang isang Third Order Origin King ay hindi maliligtas. Ang panahon ng pagsasaayos na ito ay maaaring ilang paghinga lang, ngunit sa bingit ng buhay at kamatayan, sapat na ang ilang paghinga para mapatay nila ang kanilang target ng 1,000 beses. Hindi sila magpapakita ng anumang awa, determinadong patayin ang kanilang target sa lugar. Ito ang palagi nilang ginagawa, at walang precedent na nabigo sila. Wala silang pakialam sa buhay o kamatayan ni Yang Kai, ang inaalala nila ay ang transmission token na nasa kanya ni Yang Kai. Ang mga maaaring gumamit ng ganitong uri ng space array ay tiyak na magkakaroon ng transmission token sa kanila, at sa Great Desolate Star Territory, ang mga transmission token na ito ay kinokolekta. Kapag 10 ang nakolekta, 10 nangungunang master ang direktang ipapadala sa punong tanggapan ng Shadowed Star o iba pang cultivation stars. Marshall Peak, Kabanata 3130. Pumunta ka sa impyerno. Namulaklak ang liwanag sa kadiliman ng sumugod ang limang tao. Biglang inangat ni Yang Kai ang kanyang ulo at tumitig sa harapan, nakasalubong ang mga mata ng isang matipunong lalaki. Nang magtama ang kanilang mga mata ay natigilan ang matipunong lalaki. Nakita niya na ang mga mata ni Yang Kai ay malinaw, nang walang kaunting pahiwatig ng kakulangan sa ginhawa. Walang oras para mag-isip siya ng malalim. Ang isang martilyo sa kanyang kamay ay nabasag, na nagdulot ng isang bagyo ng hangin at mga ulap. Isang kamay na hindi masyadong malakas ang biglang hamarang sa ulo ng martilyo, dahilan para tumigil ang momentum ng pag-atake. Pinamanhid pa ng pagurong ang mga braso ng matipunong lalaki at nabasag ang mga kamay nito. Naningkit ang mata ng matipunong lalaki. Paano ito naging posible? Kaka-teleport pa lang ng taong ito mula sa Shadowed Star, kaya hindi lang siya agad nagising, nagawa pa niyang harangan ang suntok ng kanyang artifact gamit ang isang kamay. Paano ito naging posible? Ngunit bago pa niya ito maisip ay dumapo na sa binata ang iba pang pag-atake ng 4 na tao. Sa isang iglap, lumakas ang enerhiya, at ang minahan ay humungol nang bumagsak ang mga bato. Ang 4 na tao ay nagtagumpay at agad na tumalon pabalik. Isa sa mga babaeng kulang sa damit ay tumingin sa matipunong lalaki at nginisyan. Manong Easy, pinisilba kita ng sobra ilang araw na ang nakalipas. Ni hindi ka man lang gumamit ng kahit kaititing na lakas noong umatake ka ngayon. Ikaw din ay walang sili. Umubo ng ilang beses ang isang payat at payat na matandang lalaki at mahinang nagsabi. May kutsilyong higit sa katangian ng pagnanasa. Kunin mo ito bilang babala. Tumawa ng malakas ang isa pang mukhang makatarungang lalaki. Silkworm Madam, nasa limitasyon na ni Manzi. Gusto mo ba ng pagbabago ng panlasa ngayon? Sumulyap sa kanya ang magandang babae na tinatawag na Silkworm Madam at ikinulong ang kanyang mga labi. Mawala, ang matandang ginang ito ang pinakaayaw sa gigolo na katulad mo. Isang jade folding fan ang biglang lumitaw sa kamay ng mukhang patas na lalaki. Binuksan niya ito at ikinaway, nakangiti. Maaaring ako ay patas, ngunit hindi ako isang sibat na malambot ang ulo. Paano malalaman ni Silkworm Madam kung hindi mo susubukan? Malamig na sabi ni Silkworm Madam.
Walang pakialam ang matandang ginang na ito kahit na isa kang brilyante. Gusto ng matandang babae na ito ang matipunong lalaki tulad ni Manzi. Bigla siyang lumingon at nagtatakang nagtanong. Hoy, Manzi, anong ginagawa mo? Tanga ka ba? Ang matipunong lalaki na tinatawag na Manzi ay sobrang tigas sa sandaling ito. Tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang noo habang tahimik na nakatitig kay Yangkai. Puno ng kilabot at gulat ang mga mata niya na parabang nakakita ng multo. Hindi siya patay, mga bastos. Ang apat na iba pa ay kaagad na umatras pagkatapos ng pag-atake, kaya hindi nila gaanong pinansin ang sitwasyon ni Yangkai. Pagkatapos ng lahat, sino ang makakapigil sa kanilang palihim na pag-atake? Akala lang nila ay siguradong patay na si Yangkai. Tanging si Manzi, na napakalapit kay Yangkai, ang malinaw na nakakita na ang dumadagandong na pag-atake ng kanyang apat na kasama ay hindi nakapinsala ni isang buhok sa katawan ni Yangkai. Parang nagkamot lang sila ng Katie para sa kabataang nasa harapan niya. Hindi man lang nakasimangot si Yangkai habang tinatitigan siya ng mga mata na puno ng pangungutsa. Gusto niyang bawiin ang kanyang lihim na kayamanan, ngunit napansin niya na hindi gumagalaw si Yangkai. Ang lakas sa kamay ni Yangkai ay talagang naging dahilan upang makaramdam siya ng kawalan ng lakas. Nang mabaluktot ang mga sulok ng bibig ni Yangkai sa isang banayad na arko, tumindig ang balahibo ni Manzi, at agad niyang inilabas ang kanyang lihim na kayamanan na may layuning umatras. Ang isang kamay ay hindi nagmamadali, ngunit mahigpit na humawak sa kanyang leeg. Hindi agad nakagalaw ang barbarian. Ang lalaking parang bakal na tore ay itinaas ng ganon-ganon lang. Ang kanyang mga paa ay umaalis sa lupa habang siya ay patuloy na nagpupumiglas. Si Silkworm Madam at ang tatlo pa ay sumigaw sa alarma. Nagbago ang kanilang mga ekspresyon, at halos hindi sila makapaniwala sa kanilang mga mata. Isang takot ang bumangon mula sa kanilang mga puso at kumalat sa kanilang mga katawan. Agad namang nanlamig ang mga paa nila. Alam na alam nila kung gaano kalakas ang cultivation ni Manzi. Katumbas ang lakas niya sa kanila, pero hawak siya ng isang kamay. Sino ang taong ito? Tiyak na masaya kayong nakikipag-uusap. Ang nakakatakot na boses ni Yangkai ay humalangaw-ngaw sa minahan. Bagamat malalim ang kanyang boses, pinalamig nito ang mga tinik ni Silkworm Madam at ng iba pa. Nagkatinginan sila at hindi umimik. Sabay-sabay silang sumugod ulit. Sa pagkakataong ito, itinulak nila ang kanilang lakas sa limitasyon. Ang kanilang mga katawan ay kumikinang ng maliwanag, na nagbibigay liwanag sa minahan. Haha, mabuti naman. Tumawa ng malakas si Yangkai. Kung tatakas ang mga taong ito, kailangan niyang habulin sila. Hindi niya inaasahan na sila ang magkukusa sa pag-atake sa kanya, na nagligtas sa kanya ng maraming problema. Ang kamay na nakahawak sa barbarian ay biglang nagpwersa at nadurod siya sa isang tiyak na direksyon. Talagang tinatrato niya ang barbarian bilang isang hugis tao na sandata na magagamit niya sa kalooban. Sa orihinal ay wala sa direksyong iyon, ngunit nang bumagsak ang katawan ng barbarian, ang pandak at payat na matanda ay talagang lumitaw sa lugar na iyon na parang siya mismo ang sumulong. Umihip ang hangin habang nagniningning sa gulat ang tila malabo na mga mata ng payat na matanda. Pagkatapos, wala na siyang nagawang pagmasdan habang tinatakpan ng matipunong katawan ng barbarian ang kanyang ulo. Umalangaw-ngaw ang tunog ng pagkabali ng laman at buto habang ang barbaro at ang payat na matanda ay naging meat paste. Tumalsik ang dugo kung saan-saan, at napuno ng amoy ng dugo ang hangin. Hawak ni Yangkai ang martilyo na artifact na inabandona ng barbarian sa kanyang kanang kamay. Hindi siya gumamit ng enerhiya at casual na ikinaway niya ang kanyang kamay. Gumamit siya ng isang simple at magaspang na hakbang upang lipulin ang isang hukbo. Isang kwersang maaaring magpabagsak sa mga ilog at dagat. Ang katawan ng maputi ang balat ay nabasag sa kalahati sa lugar. Ang defensive artifact sa kanyang katawan at ang Saint Chi na nagpoprotekta sa kanya ay kasing babasagin ng papel. Ang dalawang bahagi ng kanyang katawan ay sumabog sa isang madugong ambon sa gitna ng hangin, at siya ay namatay sa lugar. Si Silkworm Madam at ang ibang tao ay hindi namatay, ngunit pinilit din silang bumalik ng marahas na puyo ng enerhiya. Malubhang nasugatan sila sa isang iglap, at nawasak ang lahat ng kanilang depensibong artifact. Nang makabangon sila, nabalot ng takot ang kanilang mga katawan at isipan. Sino? Sino ito? Hindi lamang siya nakaramdam ng anumang discomfort pagkatapos na ma-teleport mula sa Shadowed Star, ngunit napatay din niya ang tatlong First Order Origin King sa pamamagitan lamang ng isang kaway ng kanyang kamay. Tao ba siya? Paano magkakaroon ng napakalakas na pag-iral sa Shadowed Star? Si Silkworm Madam ay tulala pa rin, ngunit ang isa pang First Order Origin King ay naging isang stream ng liwanag at tumakas ng hindi lumilingon. Hindi mo ako kalaban. Kung hindi ako tatakbo, mamamatay ako. Ni hindi niya masabi kung gaano kataas ang cultivation ni Yangkai, kaya paano siya mangangahas na manatili.
Ang minahan ay puno ng paikot-ikot, at hindi nagtagal ay nawala siya sa paningin ni Yang Kai. Dahan-dahang umiling si Yang Kai, bakas sa mukha niya ang pang-aalipusta. Sa harap ng ganap na kapangyarihan, ang anumang pagtutol ay walang saysay. Malalim niyang napagtanto ito pagkatapos bumalik mula sa Star Boundary. Umikot ang malaking artifact ng martilyo sa kanyang kamay, at bigla itong itinapon ni Yang Kai. Lumipad ito palabas at nabasag sa ilang pader na bato, na sinundan ng isang hiyawan na biglang tumigil. Mapatla ang mukha ni Silkworm Madam. Malinaw niyang naramdaman ang pagkawala ng aura ng kanyang huling kasama sa kanyang pangunawa. Iniisip muli ang hiyaw kanina, paanong hindi niya alam ang nangyari sa kanya. Sa limang First Order Origin Kings na nakatambay dito, siya lang ang natitira sa isang kisap mata. Tumingin si Yang Kai at nakita niya si Silkworm Madam na lumuhad sa lupa, nanginginig habang nagmamakaawa. Pakiusap, patawarin mo ako. Sumimangot si Yang Kai at humakbang pasulong. Inabot niya at kinurot ang makinis na baba niya, dahilan para mapatingin ito sa kanya. Tinatawag kang Silkworm Madam. Sinubukan ni Silkworm Madam na pilitin ang isang ngiti, pero mas pangit ito kaysa sa pag-iyak. Yan ang tawag nilang lahat sa mistress. Tumanggo si Yang Kai, sinusuri ng kanyang mga mata ang kanyang magandang figure. Maputi at mabilog, bagay na bagay ang pangalang Silkworm Madam. Nagbigay ng kaunting lakas, sinabi niya. Ginagawa mong napakahirap para sa akin. Kung ang Silkworm Madam na ito ay tumalikod at tumakas, maaaring pinatay na lang niya ito tulad ng pagharap niya sa nauna. Ngunit hindi nakatakas ang babaeng ito at sa halip ay lumuhad sa lupa para magmakaawa sa kanya. Kung siya ang kumatay sa kanya, hindi ba ito ay isang maliit na imoral? Si Silkworm Madam mukhang nasasaktan. Hindi ako masyadong magaling pumatay ng mga babae. Umiling si Yang Kai. Nagliwanag ang mga mata ni Silkworm Madam dito. Master, maawa po kayo at iligtas ang buhay nitong ginang. Handang gawin ng babaeng ito ang lahat para mabayaran ka. Umiling si Yang Kai. Hindi ako interesado. Natarante si Silkworm Madam at itinaas ang ulo para tingnan si Yang Kai. Nang makita ang kanyang mga mata na gumagala sa kanyang kwelyo, agad niyang sinabi. Ang babaeng ito ay handang maging aso ni Master. Buhay ko lang ang hinihiling ko. Habang nagsasalita siya ay talagang nagpatira pa siya at itinaas ang matambok niyang kweten. Inilabas niya ang kanyang iskarlate na dila na may nakakabinging ekspresyon at tumahol pa ng dalawang beses na parang aso. Kung may extra buntot siya, babae talaga siyang aso. Hindi na kinaya ni Yang Kai. Hindi maiwasan ang kanyang isip na maalala ang eksenang nakikipaglokohan siya kay Soyan ilang araw na ang nakakaraan. Ang kabaliwan ng gabing iyon ay masasabing pinakakapanabik na naranasan niya sa loob ng maraming taon. Sa kasamaang palad, pagkatapos ng gabing iyon, hindi na siya hinayaan ni Soyan na hawakan siya muli. Hindi niya alam kung galit ba siya o nahihiya. Ngayong ibinalita ng Silkworm Madam na ito ang mga alaalang iyon, naramdaman niyang kumukulo ang dugo ng kanyang hayop at bumibigat ang kanyang paghinga. Si Soyan ay hindi gustong makipaglaro sa kanya sa larong ito. Siguradong handang ibigay ng babaeng ito sa harapan niya ang gusto niya. Sok-sok, inaabangan niya talaga. Pinagmasdan ni Silkworm Madam ang ekspresyon ni Yang Kai at nakitang napukaw ang kanyang gana. Natural, tuwang-tuwa siya at lalo pang hinaplose ang buhok niya. Unti-unting naging ungol, daing, at panunokso ang mga tunog ng tahol sa kanyang bibig. Malamang na walang tao ang makakalaban sa ganoong eksena. Huminga ng malalim si Yang Kai at inabot ang kamay nito sa balikat niya. Seryoso kung pinag-isipan ito. Dapat ka nalang mamatay. Bumuhos ang kapangyarihan sa kanyang palad sa katawan ni Silkworm Madam. Dumagsa ang marahas na kapangyarihan, ginulo ang mga laman loob, dugo, laman, at mga meridian ni Silkworm Madam. Si Silkworm Madam ay nalugmok sa lupa. Damalay ang mga piraso ng kanyang internal organs at dugo mula sa kanyang ilong at bibig. Puno ng hindi makapaniwala ang mga mata niya. Kahit sa kamatayan, hindi niya inaasahan na ang lalaking ito ay walang habag sa mas patas na kasarian at papatayin siya ng walang pag-aalinlangan. Ang kanyang mga mata ay dilat ng bumagsak, ang kanyang sigla ay mabilis na nawala. Inilibot ni Yang Kai ang kanyang tingin sa paligid, at pagkatapos makumpirma na wala siyang nakaligtaan na mga kaaway, bahagya siyang tumanggo. Ang space array na ginugol niya ng napakaraming oras, pagsisikap, at pera upang ayusin sa kanyang mga unang taon ay naging isang maginhawang tool para sa isang cultivator sa Great Desolate Star Territory. Ito ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Ang limang taong ito na nagbabantay sa lugar na ito ay malamang na nakapatay ng isang cultivator sa Shadowed Star o kahit High Heaven Sect, kaya paano sila pabayaan ni Yang Kai? Hindi pabanggitin ang umiling-iling na babae at kumakawag ng buntot at humihingi ng awa, kahit talagang maghubad siya, hindi siya makakaligtas sa kamatayan. Hindi nga siya magaling pumatay ng babae, pero kapag oras na para pumatay,
hindi siya magpapakita ng awa. Pagkatapos kolektahin ang space rings ng mga patay, hinanap ni Yang Kai ang paligid at nakakita ng transfer token. Wala siyang pakialam sa mga bagay sa space rings, ngunit ang transfer token na ito ay kailangang bawiin. Sa paglalakad pabalik sa space array, naramdaman ni Yang Kai na maraming direksyon sa paglipat. Matapos ayusin ng kaunti ang kanyang mga pandama at matukoy ang kanyang lokasyon, itinulak ni Yang Kai ang kanyang mga prinsipyo at nawala. Marshall Peak, Kabanata 3131. Pagdating sa Green Mountain Star muli. Ang Green Mountain Star ay hindi isang top-level na cultivation star sa buong Hengluo Starfield, at hindi rin ito ang home star ng alinman sa pinakamalakas na puwersa, ngunit ito ay napakasikat sa star territory. Mayroong dalawang dahilan para sa katanyagan nito. Ang isa ay mayroong restricted area dito na tinatawag na Blood Prison na nagbubukas minsan bawat daang taon. Ang isang origin return ng Realm Cultivator ay maaaring pumasok at lumahok sa Blood Prison Trial para makakuha ng maraming benepisyo at pagkakataon, pati na rin matuklasan ang mga misteryo ng pagpasok sa Origin King Realm. Si Yang Kai ay lumahok sa Blood Prison Trial maraming taon na ang nakalipas at nakakuha ng maraming Territory Stones doon. Ang mga Territory Stones na ito ay maaaring makatulong sa isang origin return ng Realm Cultivator na mapawi ang kanilang sariling teritoryo. Umasa si Yang Kai sa mga Territory Stones na ito upang mabilis na makapasok sa Origin King Realm. Ang Blood Prison ay umiral sa hindi kilalang yugto ng panahon, ngunit ito ay hindi bababa sa 10,000 taon. Ang dahilan ng pagsilang nito ay usap-usapan na maraming Origin King Realm Masters ang nakipaglaban dito at namatay dito, na ikinakalat ang kanilang Martial Dao Essences at Insight sa paligid ng lupa. Sa pamamagitan ng pagkakataon, nabuo ang kakaibang kapaligirang ito, at isinilang ang Territory Stones. Ang pangalawang dahilan para sa katanyagan ng Green Mountain Star ay isang bagay na nangyari ilang dosenang taon na ang nakalilipas. Pagkatapos ng huling pagsubok sa Blood Prison, hindi maipaliwanag na nahulog ang Star Master ng Green Mountain Star na si Luohai, na ikinagulat ng buong Star Territory. Kahit na si Luohai ay isa lamang Second Order Origin King, siya lang ang Second Order Origin Star Master sa buong Star Territory na naging Star Master. Ang kanyang kakayahan ay hindi pangkaraniwan, at sa tulong ng Star Source, tiyak na makakalusot siya sa Third Order at tatayo sa tuktok ng Star Territory, at magiging isang Overlord. Gayunpaman, ang isang kamanghamanghang tao ay biglang nahulog, at walang nakakaalam kung ano ang nangyari sa kanya pagkatapos ng pagsubok sa Blood Prison. Sa oras na iyon, ang mga tao ay nag-isip na siya ay nagdulot ng isang matandang halimaw at walang awang pinatay. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang lakas ay hindi mahina, at siya ay isang Star Master, kaya bukod sa ilang mga tao, sino ang maaaring pumatay sa kanya? Ngunit sa sumunod na 10 taon, unti-unting nahayag ang katotohanan. Ang pumatay sa kanya ay hindi isang matandang halimaw, ngunit ang Star Master ng Shadowed Star, Yang Kai. Ang pinagmulan ng balitang ito ay ang Iceheart Valley ng Scarlet Wave Star. Imposibleng ma-verify kung sino ang nagpakalat ng balitang ito, ngunit tiyak ito dahil nahulog si Luohai sa Scarlet Wave Star at marami sa mga disipulo ng Iceheart Valley ang nasaksihan ito ng kanilang mga mata. Sa oras na iyon, umalis na si Yang Kai sa Star Territory at nagtungo sa Star Boundary, kaya pagkatapos kumalat ang balitang ito, hindi na ito nagdulot ng labis na kaguluhan. Bagamat nagkaroon ng maraming kaibigan si Luohai, wala sa kanila ang talagang pumunta sa Shadowed Star para ipaghiganti siya. Higit pa rito, wala na si Yang Kai sa Star Territory, kaya walang paraan para maghiganti si Luohai, kaya hindi na ayos ang usapin at unti-unting nawala sa paglipas ng panahon. Ngunit gaano kagulat ang pagkahulog ng isang Star Master? Masasabing sa buong Hengluo Starfield, si Luohai ang unang Star Master na napatay dahil sa isang away. Hindi sa banggitin na walang ibang nakagawa nito sa hinaharap, ngunit ito ay tiyak na hindi pa nagagawa. Sa pagtingin sa pamilyar na mga bituin, ang maalikabok na alaala ni Yang Kai ay nabuksan. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakarating siya sa Green Mountain Star. Bilangin ang pagkakataong ito, pangatlong beses na niya ito. Sa huling pagpunta niya rito para lumahok sa Blood Prison Trial, hinabol siya ni Star Master Luohai at hinabol hanggang sa Scarlet Wave Star ng mahigit kalahating taon. Kung hindi dahil sa paulit-ulit niyang pagtatago sa Sealed World Bid, malamang na namatay si Yang Kai. Pambihirang sandali iyon sa buhay niya noong nasa bingit siya ng kamatayan, kaya hindi niya ito nakakalimutan. Gayunpaman, hindi maalala ni Yang Kai kung bakit siya hinabol ni Luohai sa oras na iyon. Para siyang uod na kumapit sa kanyang mga buto. Sa huli, kailangan pa rin pasalamatan ni Yang Kai ang namatay na si Luohai.
Kung hindi dahil sa kanyang patuloy na pagtugis, hindi sinasadyang nakapasok si Yang Kai sa Scarlet Wave Star o natagpuan si Suyan sa Ice Heart Valley. Ang nakaraan ay parang usok. Bahagyang ngumiti si Yang Kai, tinipon ang kanyang mga iniisip, at naging isang stream ng liwanag na lumipad patungo sa Green Mountain Star. Siya ay orihinal na pupunta sa Monster Star. Ang Monster Star ay ang tanging cultivation star sa Star Territory kung saan ang Monster Race ang nangingibabaw na cultivation star. Napakaliit ng espasyo para sa human race at iba pang lahi upang manirahan doon. Si Shanqing Luo ay naroon sa sandaling ito, kaya ito rin ang pinakamalapit sa Shadowed Star. Kung ang space array na inayos niya noon ay hindi pa nawasak, maaari sana siyang direktang mag-teleport sa Monster Star, na makakatipid sa kanya ng maraming oras, ngunit ang space array sa Monster Star ay tila nawasak, na ginagawang imposible ang direktang teleportasyon, kaya yung paikot-ikot lang na ruta ang kaya ni Kai. Ang dahilan kung bakit napunta si Yang Kai sa Green Mountain Star ay dahil may lihim na daanan sa Blood Prison na direktang patungo sa Monster Star. Sa panahon ng pagsubok sa Blood Prison, ginamit ni Shanqing Luo at ng ilang iba pang mga kabataan ng Monster Race ang lihim na daanan na ito upang pabalik-balik. Bagamat hindi alam ni Yang Kai kung nasaan ang lihim na daanan na ito, sa kanyang kasalukuyang paglilinang, hanggat nakapasok siya sa Blood Prison, napakasimple para sa kanya na mahanap ito. Habang lumilipad siya pababa, bahagyang sumimangot si Yang Kai. Pakiramdam niya ay ibang-iba ang Green Mountain Star sa nakita niya noon. Ang buong bituin ay napuno ng makapal na Death Chi, at kahit sa mata, nakikita ni Yang Kai ang isang malabong dilaw na halo na bumabalot sa mga bituin. Siyempre, ang pagbagsak ng Star Master ay isa sa mga dahilan nito, ngunit tiyak na hindi ito ang pinakapangunahing dahilan. Ang Star Master ng Green Mountain Star, si Luo Hai, ay namatay ilang dosen ng taon na ang nakalilipas, at ang Star Source ng Green Mountain Star ay bumalik na. Kahit na nakaranas ito ng kaunting pinsala noong panahong iyon, hindi ito dapat magdulot ng mga pagbabago sa Green Mountain Star. Iniisip kung ano ang narinig niya tungkol sa Great Desolate Star Territory sa High Heaven Sect nitong mga araw na ito, mahinang naramdaman ni Yang Kai na ang mga pagbabago sa Green Mountain Star ay hindi mapaghihiwalay sa Great Desolate Star Territory. Malamang na ang cultivation star na ito ay nahulog na sa kamay ng kaaway. Kung walang Star Master, o kahit isang makapangyarihang cultivator, hindi mapigilan ng Green Mountain Star ang pagsalakay ng isang cultivator mula sa Great Desolate Star Territory. Sa itaas ng isang lungsod, si Yang Kai ay lamusong na parang bumabagsak na bulalakaw, ang kanyang figure ay biglang huminto ilang dosenang metro sa itaas ng lungsod. Pagtingin niya sa ibaba ay lalong kumunot ang noo niya. Nais niyang makahanap ng isang tao na magtatanong tungkol sa lokasyon ng Blood Prison, ngunit sa pagtingin sa paligid, walang gaanong nabubuhay na tao sa lungsod na ito. Sa kabaligtaran, ang amoy ng dugo ay napuno ng hangin, na ginawa siyang nasusuka. Sa loob ng lungsod, ang mga sirang pader ay nasa lahat ng dako, ang mga ibon ay lumilipad sa kalangitan, at ang lupa ay dumadaing. Kung titingnan ang laki ng lungsod na ito, kayang tumanggap ng kahit 1,000,000 tao si Yang Kai, ngunit sa sandaling ito, kakaunti ang mga tao dito. Ang makapal na corpse chi ay naging solidong substansya at napuno ang buong lungsod na parang isang madilim na ulap. Sa abot ng mata, mayroong isang napakalaking pool ng dugo sa gitna ng lungsod. Ang pool ng dugo ay napuno ng madilim na pulang tubig, at may mga putol na paa na lumulutang sa pool. May mga bagay din na tila mga mukha ng multo na lumulutang sa pool, at naglalabas sila ng nakakakilabot na mga panaghoy. Sa loob ng lungsod, ang mga bangkay ay nasa lahat ng dako, at imposibleng sabihin kung gaano katagal silang patay, lahat sila ay naglalabas ng nabubulok na aura. Sa tabi ng Blood Pool, ang mga grupo ng cultivator-cultivator ay ini-escort ng isa pang grupo ng mga tao at pagkatapos ay walang awang pinapatay bago itinulak sa Blood Pool. Walang tigil ang paghingi ng awa, pag-iyak, at pagmumura. Isa lamang itong impyerno sa lupa, na naging sanhi ng pagkulimlim ng mukha ni Yang Kai. Marami na siyang napatay na tao noon, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ganoong kalaking trahedya, at ang unang pagkakataon na tunay niyang naranasan ang kalupitan ng isang cultivator mula sa Great Desolate Star Territory. Isa lang itong massacre. Ano ang gustong gawin ng cultivator mula sa Great Desolate Star Territory? Nilusob ba nila ang Heng Luo Starfield para lang ipakita ang kanilang lakas at pumatay ng mga tao para masaya? Pinagmasdan niyang kay ang pool ng dugo. May mga porma sayon at rune na kumikislap sa paligid ng Blood Pool, na bumubuo ng isang mataas na plataforma na tila isang napakagandang altar. Naunawaan niya na ang mga taong ito ay malamang na nipino ang isang bagay, at ang mga buhay ng tao na itinutulak sa pool ng dugo ay ang mga materyales para sa pagpipino. Sino ta?
Bagamat ang cultivator mula sa Great Desolate Star Territory ay mabagal na mapansin, hindi imposibleng mapansin ito ni Yang Kai pagkatapos ng mahabang panahon. Bukod dito, hindi itinago ni Yang Kai ang kanyang aura. Kaagad, may sumigaw at tumingin ng may pagbabantay. Nanlaki ang mga mata ni Yang Kai, at kumislap ang kanyang anyo. Bigla siyang lumapit sa blood pool at marahang tinapak ang ulo ng sumigaw. Agad na nahulog ang tao sa pool ng dugo. Umalungaw-ngaw ang mga iyak at alulong mula sa pool ng dugo habang ang mga makamulto na kamay ay nagabot at hinayla ang tao sa tubig, nawala sa isang kisap mata. Ang natitirang mga cultivator ay nagulat na lahat, walang sinuman sa kanila ang umasa na ang taong ito ay talagang susubukang patayin sila sa kaunting hindi pagkakasundo, lahat sila ay nagmamadali patungo kay Yang Kai. Mag-ingat ka, may sumigaw. Ang mga taong ito ay ang cultivator na ang kanilang mga cultivations ay seliado at ini-escort dito. Ang mga taong ito ay dapat na mga katutubo ng Green Mountain Star na nahuli at dinala dito. Akala nila ay hindi na sila makakatakas, ngunit ngayong isang banal na sandata ang bumaba mula sa langit, ang kanilang pagnanais na mabuhay ay nag-alab. Paano nila natitiis na makitang mamatay si Yang Kai, kaya sumigaw sila ng babala. Gayunpaman, ang figure ni Yang Kai ay biglang kumislap at hindi mabilang na mga after image ang lumitaw, na umiikot sa malaking pool ng dugo. Makalipas ang tatlong paghinga, tumayo ulit siya na parang hindi gumagalaw. Ang cultivator mula sa Great Desolate Star Territory na sumugod sa kanya o nagpakita ng puot sa kanya ay natigilan lahat, hindi gumagalaw. Kaagad pagkatapos, umalungaw-ngaw ang tunog ng bangkay na nahulog sa lupa. Ang grupo ng Shadowed Star Cultivator ay natulala. Makalipas ang mahabang panahon, mga hingal ang maririnig. Ang mga cultivator na ito mula sa Great Desolate Star Territory ay hindi mahina. Sa kanila, mayroong higit sa 100 ang origin return ng Realm Masters at hindi bababa sa 100 Transcendents, ngunit lahat sila ay napatay sa loob lamang ng tatlong paghinga. Kung hindi nila ito nakita ng kanilang mga mata, sino ang maniniwala? Sa pagtingin kay Yang Kai, para silang nakatingin sa isang Diyos. Ang kagalakan ng pag-iwas sa kalamidad na ito ay pumuno sa kanilang mga puso, at marami sa kanila ang nagsimulang umiyak. Nilaybot ng mga mata ni Yang Kai ang mga tao bago tumingin sa isang lalaking pula ang mukha. Ang taong ito ang may pinakamataas na cultivation dito, isang third order origin return ng realm cultivator, ngunit may isang taong naglagay ng selyo sa kanyang katawan na nagselyo sa kanyang Saint Chi sa kanyang mga meridian, na naging imposible para sa kanya na makagalaw. Ang lalaking pula ang mukha ay halatang napagtanto na si Yang Kai ay isang hindi kapani-pani walang master at kung kaya niyang mabuhay sa pagkakataong ito ay nakasalalay ang lahat sa kanya, kaya't mabilis niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao at sinabing. Binabati ni Pang Shizang si Master. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang kamay. Dalhin mo sila sa gilid, kakausapin kita mamaya. Tumagos ang kanyang tingin sa kawalan at dumapo sa gitna ng lungsod. Doon, dalawang aura ng Origin King Realm ang biglang lumusab, halatang naalarma sa mga kinikilos ni Yang Kai dito. Ang isa sa kanila ay isang Second Order Origin King at ang isa ay isang First Order Origin King. Nang lumitaw ang mga aura na ito, ang mga kutis ni Pang Shizang at ng iba pa ay nagbago ng husto at mabilis silang umatras. Marami sa kanila, hindi bababa sa 300, ngunit ang kanilang mga pagtatanim ay hindi pantay at ang kanilang mga damit ay iba. Malinaw, lahat sila ay nagmula sa iba't ibang background, ngunit sa sandaling ito, lahat sila ay nagkaisa at nag-aalalang nakatingin kay Yang Kai. Ang lakas ng loob na sirain ang negosyo ng matandang master na ito, Junior, huwag mo nang isipin na umalis. Umalungaw-ngaw ang isang boses na matalas na parang isang lobo. Kasunod nito, dalawang figure ang lumitaw sa gitna ng lungsod, at mabilis silang lumipad na parang kidlat. Marshall Peak, Kabanata 3132. Blood Sea Banner, 10,000 Soul Banner. Sa isang kisap mata, nakarating sila sa harap ni Yang Kai at ipinakita ang kanilang sarili bilang isang lalaki at isang babae. Pareho silang medyo matanda na. Isa sa kanila ay isang matandang lalaki na may puting buhok at balbas, habang ang isa naman ay matandang babae na puno ng kulubat ang mukha. Pareho silang naglalabas ng makapal na corpse chi. Sa sandaling ito, ang matandang lalaki ay nakatitig kay Yang Kai na may labis na mapait na mga mata, na parabang gusto niya itong balatan ng buhay. Nilaybot ng matandang babae ang kanyang mga mata sa lawa ng dugo at agad na naging hysterical, tinitigan si Yang Kai at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Bata, manggohas kang patayin ang mga disipulo ng aking Netherworld sect, ang matandang babaeng ito ay magpapalimos sa iyo para sa kamatayan. Maaaring gawin ng mga disipulo ng Netherworld sect ang anumang gusto nila sa Green Mountain Star. Kahit na nakatagpo sila ng ilang pagtutol, mabilis itong napigilan.
Hindi nila akalain na may mga ngahas na patayin ang kanilang mga alagad at papatayin ang napakarami sa kanila ng sabay-sabay. Ang dalawang ito ay ang mga pinuno ng Netherworld Sect dito, kaya natural na kailangan nilang kumuha ng responsibilidad. Higit pa rito, marami sa mga namatay na disipulo ay mga pagiral na katulad ng kanilang sariling mga anak, kaya paano nila matitiis ang ganoong malalim na awayan ng dugo? Galing ka sa Netherworld Sect. Nagtaas ng kilay si Yang Kai. Ang Great Desolate Star Territory, Netherworld Sect. Ito ay talagang isang maliit na mundo. Bata, huli na ang lahat para humingi ng awa ngayon. Ang kaluluwa mo ay sa akin at ang katawan mo ay sa kanya. Huwag mo nang isipin ang pagpasok sa cycle ng reincarnation. Ang tunog ng lobo na boses ng matanda, na nagparamdam sa mga nakarinig nito na parang isang daang kuko ang kumakamot sa kanilang mga puso, na nagparamdam sa kanila ng labis na hindi komportable. Tiningnan sila ni Yang Kai ng masama. Mukha ba akong humihingi ng awa? Lumang bagay, nanlalabo ba ang iyong mga mata? Matapang. Nagalit ang matanda sa pagtanggi ni Yang Kai at iniunat ang kanyang natuyo na kamay para sunggaban si Yang Kai. Ang kanyang kamay ay payat at payat, at ang kanyang mga kuko ay itim, na ginagawa siyang parang kuko ng nakakatakot na multo. Nang iabot ng tuyong kamay, may dala itong malamig na hangin na tumagos sa mga buto ng isang tao, na nagpakilig sa mga nakakita. Tumawa ng malakas, sinabi ni Yang Kai. Bagaman ang pagkakaroon ng utak ay isang magandang bagay, tila hindi lahat ay mayroon nito. Noong una, nais kong magtanong sa iyo ng ilang mga bagay, ngunit dahil sabik kang mamatay, tutuperin ko ang iyong sana. Nagpadala ng suntok. Malaki ang pagbabago sa mukha ng matanda. Bagamat hindi niya naramdaman ang anumang bakas ng paggamit ni Yang Kai ng anumang uri ng lakas, isang simpleng suntok lamang, ang suntok na ito ay nagbigay sa kanya ng labis na hindi komportable na pakiramdam, na para bang hindi niya ito mapipigilan. Bagamat isa lamang siyang Second Order Origin King, ayon sa kasabihan, ang mga matatandang hindi namamatay ay matatandang magnanakaw, at ang kanilang mga pakiramdam ng buhay at kamatayan. Ngunit bago niya maabot ang kamay ni Yang Kai, nagmamadali niyang binawi ito. Gayunpaman, huli pa rin siya ng isang hakbang. Ang marahas na enerhiya ng kamao ay dumaan sa kanyang limang daliri, at isang hindi mapigilan na mapanirang puwersa ang ipinadala. Direkta nitong pinaghiwalay ang kanyang limang daliri, na naging isang masa ng laman at dugo. Ano? Nagbago din ang mukha ng matandang babae. Anong kalokohan ang ginagawa ng batang ito? Sa sandaling ito lamang umalangaw-ngaw ang tunog ng sipol ng hangin na naging dahilan ng pagindayog ng dalawang matanda. Nagkatinginan ang dalawang matanda at nakita nila ang lungkot sa mga mata ng isa't isa. Walang lakas ng loob na mag-alinlangan, pareho nilang ginamit ang kanilang mga trumpeta. Sabay-sabay nilang iniunat ang kanilang mga kamay patungo sa blood pond at kumaway. Lumipad ang dalawang malalaking watawat mula sa lawa ng dugo at nahulog sa mga kamay ng dalawang matanda. Ang isang bandila ay pula ng dugo, na parang gawa sa dugo at naglalabas ng malakas na aura ng dugo, habang ang isa naman ay kasing itim ng gabi, na walang kahit kaititing na ningning. Malabo, mayroong hindi mabilang na mga mukha ng tao na lumulutang, nagpupumiglas, at umaatungal sa ibabaw nito. Blood Sea Banner, 10,000 Soul Banner. Si Pang Shizang, na nanonood mula sa malayo, ay sumigaw sa mahinang boses habang nakatitig sa dalawang artifact na kumitil ng hindi mabilang na buhay. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding puot. Ang iba ay may katulad na mga ekspresyon. Sa Green Mountain Star, hindi mabilang na mga tao ang namatay dahil sa dalawang artifact na ito, kaya paanong hindi nila malalaman ang tungkol sa Blood Sea Banner at 10,000 Soul Banner. Habang hawak ang kanilang mga natal artifact, ang matandang lalaki at ang matandang babae ay huminahon at malungkot na tumingin kay Yang Kai. Mabilis na sinabi ni Yang Kai, "Ito ba ang layunin ng iyong massacre?" Nararamdaman niya na ang tinatawag na Blood Sea Banner at 10,000 Soul Banner ay parehong napakasamang lihim na kayamanan. Ang dahilan kung bakit sila nababad sa pool ng dugo ay malinaw na gamitin ang tubig ng dugo at mga kaluluwa sa pool ng dugo upang pakainin ang katalinuhan at kapangyarihan ng mga lihim na kayamanan. Sa sandaling lumitaw ang dalawang artifact na ito, tumahimik ang buong blood pond at maging ang kulay ng tubig ay naging mas maliwanag. Napakaraming piraso ng basura, ang makapasok sa aking banner ay kanilang karangalan. Malamig na ngumuso ang matanda. Ngumiti ng malisyosong sabi ng matandang babae. Huwag kang mag-alala, papasok ka rin saglit. Ngumisi si Yang Kai. Kung gayon, pakisuyong dalhin ako kaagad. Malamig na ngumuso ang matandang babae. Ayon sa gusto mo, ang Blood Sea Banner sa kanyang kamay ay gamulong pataas at bumagsak patungo kay Yang Kai, dahilan upang ang buong kalangitan ay maging madilim na pula. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang ulo at tumingin sa kanyang mukha na may walang pakialam. Ang matandang babae ay nagbabantay pa rin laban sa pagtutol ni Yang Kai,
Ngunit kahit na siyang kay ay sinipsip sa blood si Banner, hindi niya ito nakitang gumawa ng anumang aksyon. Agad siyang ngumisi. Ignorante tanga, talagang naglakas loob kang pumasok sa blood si Banner ng matandang babaeng ito. Tingnan natin kung paano ka mamatay ngayon. Sabi ng matanda, hindi maliit na bagay ang taong ito. Huwag kang pabaya. Papasukin mo ako, ikaw at ako ay magtutulungan para harapin siya. Ang sabi ng matandang babae, masyado kang maingat. Matapos makapasok sa blood si Banner, kahit isang Third Order Origin King ay mawawala ng isang layer ng balat. Kahit na sinabi niya iyon ay hinawakan niya pa rin ang braso ng matanda. Sa isang paggalaw, dinala niya ang matanda sa blood si Banner. Si Pang Shizang at ang iba pa ay nakamasid sa malayo, lahat sila ay nakakaramdam ng pagkabalisa, iniisip na ang binatang ito ay may pambihirang pakikitungo, kaya paano siya magiging hanggal. Ang blood si Banner ay isang napakalakas na artifact, at kasama ang matandang babae, isang First Order Origin King, na kinokontrol ito, paano siya makakaligtas. Hindi lamang niya magagawang patayin ang matandang babae, ngunit madaragdagan din niya ang kapangyarihan ng blood si Banner. Akala nila ay may dumating na tagapagligtas, pero mainit pala ang ulo. Brother Pang, ano ang dapat nating gawin? May tumingin kay Pang Shizang at nagtanong. Sa sandaling ito, mayroon lamang kanilang sariling mga tao malapit sa lawa ng dugo. Ang mga disipulo ng Netherworld Sect ay napatay na lahat, at ang dalawang Origin Kings ay pumasok din sa blood si Banner. Masasabing sila na lang ang natitira sa buong lungsod. Bilisan mo at tumakbo. Hindi sumagot si Pang Shizang, ngunit may sumigaw. Mapait na ngumiti si Pang Shizang. Tumakbo. Saan tayo tatakbo? Kung hindi selyado ang kanilang mga cultivations, baka nagkaroon sila ng pagkakataon na mabuhay, ngunit ngayon, ang cultivation ng lahat ay nakatatak na sa kanilang mga katawan. Kung gusto nilang tumakas, maaari lamang silang umasa sa kanilang mga binti. Kahit tumakbo sila ng isang araw, hindi sila makakapaglakbay ng higit sa 100 kilometro. Ano ang 100 kilometro sa isang Origin King? Madali silang nakahabol. Masasabing nasa dulo na sila ng kanilang lubad, maliban na lang kung may milagrong lumitaw. Kung gayon, hihintayin ba natin ang kamatayan dito? Sinabi ni Pang Shizang, marahil. Ang guro na iyon ay makakaalis sa blood si Banner. Agad naman siyang nakakuha ng atensyon, lahat sila ay nakatingin sa kanya na parang tanga. Pinunasan ni Pang Shizang ang kanyang ilong. Palaging may kislap ng pag-asa. Gayunpaman, ang pag-asang ito ay napakaliit upang lumitaw. Brother Pang, kung hindi ka aalis, aalis ako. Kaming mga cultivator ay hindi natatakot sa buhay o kamatayan, ngunit upang ang aming mga katawan at kaluluwa ay dalisayan sa isang artifact at hindi makapasok sa cycle ng reincarnation ay masyadong miserable. Gusto ko sa halip ay humanap ng lugar para magpakamatay kaysa hintayin na lumabas ang dalawang lumang bagay na iyon. Nagdulot ng kaguluhan ang mga salitang ito. Minsan, ang kamatayan ay hindi nakakatakot, ngunit pagkatapos ng kamatayan, ang pagkakaroon ng kaluluwa at katawan ng isang tao na kontrolin ng iba ay medyo hindi katanggap-tanggap. Sinabi ni Pang Shizang, dahil iyon ang kaso, mangyaring magkaroon ng ligtas na paglalakbay. Nakita ng lahat na tila determinado siyang manatili rito at hindi na siya sinubukang kumbansihin. Ang oras ay mahalaga ngayon, at walang nakakaalam kung kailan lalabas ang dalawa mula sa Netherworld Sect, kaya natural na ang pagtakas ang pinakamahalagang bagay. Sa isang iglap, mahigit kalahati ng mga tao ang umalis, naiwan lamang ang ilang dosenang tao. Karamihan sa mga taong ito ay mukhang nag-aalangan at determinadong mamatay, marahil ay iniisip na walang silbi ang pagtakas at maaari ring iligtas ang kanilang lakas at manatili dito. Baka may milagro talagang mangyari. Ang blood sea ay lumundag, pinupuno ang mga mata ng kulay pula ng dugo at isang masangsang na aura. Sa loob ng blood sea na ito, mayroong hindi mabilang na mga bangkay ng dugo na gumugulong, lahat sila ay parang mga multo. Si Yang Kai ay nakatayo sa itaas ng Blood Sea, malamig na pinagmamasdan ang malaimpyernong eksenang ito. Biglang sumulpat ang matandang babae at matanda na magkasama. Ngumisi ang matandang babae. Little brat, ipasok mo ang Blood Sea banner ko at masunurin kang mamamatay. Kakaibang tawa din ng matanda. Tanga ka talaga, nagtanong si Yang Kai. Ang mga bangkay ba na ito ang cultivator ng Green Mountain Star? Mayroong 10,000 mga bangkay na gumugulong sa Blood Sea na ito, marahil ay daan-daang libo. Sinabi ng matandang babae. Kahit nasa pintuan na ng kamatayan, nasa mood ka pa rin magtanong tungkol sa kapakanan ng ibang tao. Bata, malaki ang puso mo. Kahit mamatay ako, dapat alam ko kung ano ang nangyayari, diba? Lumingon si Yang Kai sa matandang babae. Isang malauwak na tawa ang pinakawalan ng matandang babae. Ang bait mo naman, panigurado,
Hindi ipaparamdam sa iyo ng matandang babaeng ito ang anumang sakit, matatapos lang ito sa isang iglap. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Kapag tumanda ang isang tao, hindi lang mahina ang paningin, bingi din. Lumungkot ang mukha ng matandang babae. Oo. Karamihan sa mga taong ito ay ang cultivator ng lugar na ito, at salamat sa kanilang mga kontribusyon kaya nakapasok ang matandang babae na ito sa Origin King Realm. Tanong ni Yang Kai. Nilusob ng iyong Netherworld sect ang Star Territory para sa layuning ito. Sabi ng matandang babae, ang Blood Banner Purgatory at ang 10,000 Souls Banner ay nangangailangan ng maraming materyales. Sa Great Desolate Star Territory, ang aking Netherworld sect ay kailangang magpigil, ngunit dito, hindi na kailangan iyon. Sabi na nga ba, marami talagang cultivator dito. Iniisip ko kung hanggang saan mapapabuti ang blood si Banner ng matandang ito. Tumango si Yang Kai. Sa ngayon, nasa limitasyon ka na. Wala ka ng pagkakataong pagbutihin pa. Ngumisi ang matandang babae. Sa puntong ito, gusto mo pa bang tumakas? Bakit ako tatakas? Kakaibang tingin ni Yang Kai sa kanya. Nagulat ang matandang babae at hindi makapaniwalang nagtanong. Baka gusto mo kaming patayin. Para bang narinig nila ang pinakamalaking biro sa mundo, ang matandang babae at ang matanda ay parehong humagalpak sa tawa. Kilala mo ba si Yin Lesheng? Biglang nagtanong si Yang Kai. Biglang tumigil ang tawanan ng dalawa habang hindi makapaniwalang nakatingin kay Yang Kai, mabilis na nagtanong ang matanda. Paano mo nalaman ang pangalang ito? Mukhang si Yin Lesheng ang dating sect master ng Netherworld sect mo, tama ba? Nag-alinlangan ang matanda. Kilala mo ba ang dating sect master? Imposible. Ang dating sect master ay umalis sa Great Desolate Star Territory para sa Star Boundary ilang dosenang taon na ang nakararaan at hindi pa nakapunta sa Star Territory na ito. Paano malalaman ng sino man dito, ang kanyang pangalan? Kilala ko siya, natural na kilala ko siya. Tumango si Yang Kai, biglang naging mabangis ang kanyang boses. Namatay siya sa aking mga kamay. Sa sandaling bumagsak ang kanyang boses, ang katawan ng matanda ay biglang lumutang nang hindi sinasadya sa kanyang pakiramdam ng isang malakas na kapit sa kanyang leeg. Sinasakal siya ni Yang Kai, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatutok pa rin sa figure ni Yang Kai ilang dosenang metro ang layo. Ipapadala kita para salubungin siya, hindi na kailangang magpasalamat sa akin. Sabi ni Yang Kai habang nagpuwersa siya sa kanyang kamay at pinalipad ang ulo.